Bago tayo magsimula mga kaninuno, simpleng katanungan para sa lahat. Sa palagay niyo mga kaninuno, nahulog ba sa bitag ang grupo nila Marco? Hashtag letter A kung oo at hashtag letter B kung hindi. Tignan natin mga kaninuno kung sino ang makakakuha ng tamang sagot at kailangan makinig ng maigi sa ating kwento para maintindihan. Yun lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Napakunot ang mukha ni Marco habang nakatingin kay tandang Eugenio. Nakita niyang nakatayo ito sa may labas at may kung anong tinitignan sa bandang malayo. Wala namang problema sa akin, kuya. Wala namang kakaiba sa kanya maliban sa pagiging simple. Wika ni Marco. Hindi siya simple, Marco. Napapansin mo ba? Parang alam niya lahat eh. Kung ang sinabi niya, ang katangian niya ay kaya niyang malaman ng isang bagay, bakit pati yung gamit mo sa pangkukulam? Parang may gabay yung matanda eh. O hindi kaya parang matagal niya na tayong kilala? Wika ni Javier. Hindi naman nakapagsalita si Marco at nanatiling nakatingin doon sa matanda habang malalim na nag-iisip. Ako din bayaw eh. May kutob ako na kakaiba sa kanya. Pero hindi ko naman masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ang akin lang, huwag natin ibuhos yung tiwala natin sa kanya. Hayaan muna natin kung ano yung gagawin niya. Bawat galaw at bawat ipinapagawa, tignan natin kung komplikado o mapapasubo ba tayo. Abot langit na nga yung pag-iwas natin sa mga kalaban tapos babalik pa tayo kung saan nagsimula yung pangyayari. Pero may punto din naman siya eh. Pero sa ngayon wala akong matibay na desisyon kung bakit ako babalik sa Tagbilaran. Kayo ba? Hindi ba kayo nangangamba? Wika ni Buboy. Wala naman po tayong pagpipilian eh. Kapag tumakbo po tayo, ganun pa din yung mangyayari. Nasa peligro pa rin. Kapag lumaban, wala rin pinagkaiba kahit tumakas. Pero mas gusto ko pong lumaban kaysa isa-isa tayong mamatay eh. Para matapos sa po lahat ng to. Malaki po ang tiwala ko sa inyo. Siguradong kakayanin po natin yung laban. Wika ni Marco. Tama si Marco. Pero sa oras na punta natin ang lugar, sariling desisyon natin ang susundin natin. Mas kampante ako doon. Huling wika ni Javier. Fast forward tayo. Makalipas ang dalawang araw ay nalaman ni Rosette na nasa Carmen si Marco. Hindi natiis ni Melchor na sabihin ang katotohanan. Naging maligaya naman si Rosette at ganun na din ang asawa ni Javier. Hindi natiis ni Rosette na magpaalam kay Landa na pupuntahan si Marco. Sinubukan siyang pigilan ni Landa, ngunit nagpumilit si Rosette. Naramdaman ni Landa ang pagkasabik ng dalaga na makita si Marco. Nang sandaling ito ay hapon na, hahatid ni Melchor si Rosette sa lugar nila Lando. Itinuro na lang ni Melchor ang daanan noong malapit na sila dahil natatakot siya na baka pagsabihan siya ni Javier. Malaki ang pasasalamat ni Rosette kay Melchor. Malayo pa lang ay sumisigaw na si Rosette patungo ng tahanan. Napapitlag naman si Javier at napasilip sa bintana. Nang makita ni Marco si Rosette, halos sumabog ang dibdib nito nang dahil sa pagkagulat. Halong emosyon ang nararamdaman ng binata. Nakita niya ang dalagang nakangiti habang nakatitig sa kanya. Anak ng put! Bakit siya nagpunta dito? Nako, siguradong sinabi ni Melchor kung nasaan tayo. Wika ni Javier. Samantalang si Marco ay nanatiling nakatulala at kita ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Pag-akyat ng tahanan ni Rosette ay tahimik silang lahat. Si Marco ay parang naging semento ang katawan. Niyakap siya ng maigpit ng dalaga. Nailang naman si Buboy at Javier nang makita ang ginawa ng dalaga. Hindi nila natiis na tignan ang dalawa. Pasipol-sipol pa si Buboy na parang wala lang. Hindi gumante ng yakap si Marco.
nang bigla siyang halikan sa pisngi ni Rosette. Marco, bakit? May masama ba sa mukha ko? Wika ni Rosette at dito na nagbalik sa ulirat si Marco. Nagtawanan si Buboy at Javier. Maging ang mga rebelde ay kinilig din sa kanilang dalawa. Hindi naman sa ganun, Rosette. Masaya lang ako na makita ka. Nako, ang baho ko pa naman tapos niyakap niya ako. Wika ni Marco kay Rosette at bulong sa kanyang sarili. Ano yon? Ano ka mo, Marco? Mabaho ako? Tanong ni Rosette. Hindi. Ang sabi ko lang, nahihiya ako sa'yo. Ilang araw na kasi kong walang ligo eh. Nga pala, Rosette. Bakit ka nagpunta dito? Delikado dito, diba? Alam mo naman yun eh. Wika ni Marco. Hindi mo ba ako gustong makita? Ang sabi kasi sa akin ni Kuya Melchor, gusto mo daw akong makita kasi nag-aalala ka daw sa akin, diba? Wika ni Rosette. Nako, boy, napakapilyo talaga ni Melchor. Kaya naman pala nagpunta yung dalaga eh. Makababa na nga, hindi ko kayang tignan yung ganyang sitwasyon. Wika ni Javier kay Buboy. Uy, teka, sandali lang. Ayahan mo na lang sila. Ay, naku, bumaba na talaga tong lalaking to, oh. Wika ni Buboy. Samantalang si Marco naman ay hindi nakakibo. Namutla ang kanyang pisngi at halatang nahihiya. Sige, babalik na lang ako dun. Parang galit ka ata sa akin eh. Wika ni Rosette. Oy, hindi naman sa ganun, Rosette. Sa totoo lang talagang gusto ko itang makita. Sobrang nag-aalala ako sa'yo eh. Saka mas nag-aalala ako kasi nandito ka na. Napakadelikado kapag may nakakita sa'yo. Huwag ka na nga lang bumalik dun. Dumito ka na lang. Wika ni Marco sabay tingin kay Buboy. Teka, sigurado ka ba dyan, Marco? Nako, pero sige, huwag ka na nga bumalik dun. Bayaw! Oy! Dito na lang daw si Rosette! Wika ni Buboy. Ganun na nga ang mangyayari. Delikado kapag bumalik pa yan. Wala na tayong magagawa. Si Marco na ang bahala sa kanya. Talaga nga naman ang pag-ibig, oo. Sumasabay pa sa ganitong sitwasyon. Wika ni Javier. Nagtawa na naman sila Ibanez at Bernie dahil inis na inis si Javier. Ngunit sa kabila ng lahat ay naging maligaya si Marco dahil sa bawat sandali ay magkasama silang dalawa. Kinabukasan ay nagpulong ang lahat. Isasagawa na nila ang planong pagpunta sa may tagbilaran. Ang mga rebelde ay sa bukid daraan kahit malayo. Sumang-ayo naman sina Javier at ang iba pa. Mas maiging ang magpabukid tayo dahil siguradong lulusubin tayo ng kalaban. Kung sa lungsod napakaraming tao, hindi natin tiyak kung sino-sino at baka hindi natin alam na malapit na sila sa atin. Kailan ba ang alis natin? Wika ni Javier. Mas maiging gabi tayo lumakad. Hindi mainit at hindi tayo masyadong mapapagod. Pero susunod ako sa inyo. May ihahanda lang ako. Huwag kayong mag-alala. Baka nga mas mauna pa ako sa inyo doon sa lugar. Wika ni Tandang Eugenio. Nagkatingin na naman si Javier at Marco. Sige, mamayang gabi ang alis natin. Ayos lang kung susunod po kayo, Tandang Eugenio. Kuya Javier, tayong lahat. Magpahinga muna tayo sa ngayon. Mukhang mahabang lakaran ang gagawin natin. Ikaw, Rosette, kailangan mong bumalik sa pinagtataguan mo. Mas ligtas ka kapag ganun. Wika ni Marco. Anong babalik, Marco? Hindi, sasama ako sa inyo. Lalaban ako. Hindi na ako natatakot ngayon. Gusto ko nang lumaban. Wika ni Rosette. Napailing na lang si Javier habang nakatitig sa dalaga. Sige. Sumama ka sa amin, Rosette. Marco, ibigay mo sa kanya ang bertud para meron siyang pangdepensa. Boy, may punyal ka naman, di ba? Ibigay mo na rin. Ano, Ibanez? Ayos lang ba ngayong gabi tayo aalis? Lando, saka yung mga anak mo, sasama ba kayo?
Tanong ni Javier. Kaagad namang tumango si Lando, pati na din ang mga anak nito. Mas gusto ko kapag gabi, Javier. Alam niyo naman ang katangian ko. Bernie, Tomas at Dodo, tayo na lang ang natitira sa atin. Ipaghiganti natin ang pagkamatay ng mga kasamahan. Karangalan para sa atin ang mapatay ang lahat ng kalaban. Wika ni Ibanez. Yun na nga ang nangyari. Nagpahinga silang lahat ng buong araw. At bago pa man lumukob ang dilim ay naghanda na silang lahat. Nagsimula na silang maglakbay sa kabukiran ng Carmen. Nagpaiwan si Tandang Eugenio. May duda na si Marco at Javier sa matanda. Ngunit magpasaganon pa man ay ipinagpatuloy nila ang hakbang. Sobrang dilim at napakalamig ng ihip ng hangin. Wala silang kibuan. Sabay-sabay silang naglalakad. Hanggang sa muli nilang narating ang kuta ng mga rebelde kung saan nanatili sila Marco. Sobrang baho ng lugar. Naamoy nila ang mga nabubulok na bangkay ng mga hindi nailigpit. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa abuti ng hating gabi. Medyo nagkaroon ng liwanag dahil sa sinag ng buwan. Nagreklamo si Buboy dahil napagod na siya. Nagsabi naman si Javier na magpahinga muna sila panandalian. Matapos nun ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Itinuro na ni Ibanez ang lugar kung saan sila unang napalaban. Sobrang layo ng lugar. Madaling araw ay bumigay na rin si Marco. Naupo siya sa lupa at ganun na din ang iba. Maiging magpahinga muna tayo. Bukas ng umaga, dito tayo dadaan sa may ilog para hindi masyadong mainit. Wika ni Ibanez. Sumang-ayon naman ang lahat at doon sila nagpahinga. Namangha si Marco kay Javier dahil hindi man lang ito makitaan ng kahit kaunting pagkapagod. Sa katunayan, bumaba pa ito ng ilog upang tignan kung may kalaban doon sa lugar. Bumalik si Javier ay umaga na. Nasa damuhan na tutulog ang lahat. Pag-angat ng araw ay ginising ni Javier ang mga kasamahan. Sinabi nito na kailangan na nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagkababa nila doon sa bangin, panandalian silang huminto para kumain. Nasa gitna sila ng dalawang malaking bangin at napapalibutan sila ng mga malalaking bato. Kaso nga lang, may napansin si Marco na matandang babae doon sa gilid ng ilog. Nakabuelo ito ng pagtawid patungo sa kanila. Kaagad na sumenya si Marco kay Javier. Tinitigan nila yung matandang babae hanggang sa huminto ito sa gitna ng ilog. Yung direksyon ng katawan ay hindi nakaharap sa kanila. Ngunit yung mga mata, nakatitig kay kila Marco. Napatigil ng pagkain si Marco. Tumayo siya at tinitigan ang matandang babae. Marahan itong humarap sa kanya. Napansin ni Marco na parang may tinitignan ito sa itaas na bahagi ng bangin. Maging alerto kayo. Parang may kakaibang mangyayari. Kuya Javier, tignan mo. May mga tao sa bandang yun, oh. Wika ni Marco. Itinuro niya ang direksyon kung saan pasimpleng tumingin yung matandang babae. May mga bata, Marco. Baka mga nakatira sila malapit dito sa lugar. Wika ni Javier. Huwag kayong magpapakampante. Naaamoy ko na merong kalaban sa paligid. Wika ni Ibanez. Bantay sarado nila ang bawat pagkilos ng mga tao. Ilang sandali pa ay tuluyan nang tumawid ng ilog ang matandang babae. May sumalubong sa kanyang isang lalaki na walang damit pang itaas. Singkit matang tinignan ni Marco dahil nasisilaw siya sa sinag ng araw. Tumayo na rin si Ibanez. Gumilid ito ng lakad at umakyat sa may bangin. Nagulat si Bernie at Tomas dahil kitang-kita nila na seryosong kumilos si Ibanez. Kuya Javier, hindi maganda to. Parang may mag-aabang sa atin sa unahan. Parang tatambangan tayo eh.
umiinit na yung tangkay sa bulsa ko. Wika ni Marco at tumungtong siya sa malaking bato. Tinignan niya ang ibaba ng ilog at may mga tao siyang nakitang nagtatago sa bawat gilid ng mga bato. Meron pang tumawid at pasimpleng tinignan ang kanilang direksyon. Sumenyas na si Marco kay Javier habang si Buboy naman ay hindi mapakali. Marahang bumaba si Marco doon sa bato at lumapit kay Javier. Kasabay nito ang pagtingin ni Marco kay Ibanez na malapit na sa lugar kung nasaan ang mga tao. Kuya Javier, talagang mapapasubok tayo ngayon. Kakaiba yung kinikilos ng mga tao dito. Lolo Lando, dito na lang po muna kayo. Dodo, maiging manatili ka na rin muna dito. At ikaw Rosette, wag na wag kang lalayo sa kanila. Tara na boy, Kuya Javier, Bernie, Tomas! Kung sino man magtatangang lumapit, huwag kayong magdadalawang isip na paputukan. Wika ni Marco, isa-isang nagkasahan ng barel ang mga rebelde. Kanya-kanya sila ng pwesto. Nagsimula ng maglakad sina Marco patungo sa ibaba ng lugar. Unti-unti nilang naaninag ang mukha ng mga tao. Karaniwan lang ang itsura ngunit makikita ang galit sa kanilang mukha. Nang ilang distansya na lang ang layo nila, dito na nagsimulang magsalita si Javier. Mawalang galang na ho sa inyo. Baka iniisip nyo banta kami sa lugar. Manglalakbay lang po kami at wala kaming balak na masama sa inyo. Wika ni Javier. Isa-isang nagpakita ang nasa gilid ng ilog. Nanlaki ang mga mata nila dahil may bitbit itong mga pana at sibat. May nakita din silang tumungtong sa isang malaking bato. May kalakihan na lalaki. Nakausli ang tiyan at mahaba ang buhok. Hindi kami sigurado sa pake niyo sa lugar. Mga armado ang kasama niyo. At maliban pa dyan ay kargado din kayong tatlo. Hindi may pagkakaila na banta kayo sa amin. Wika ng lalaki. Dito na marahang lumapit si Marco at nagtaas ng kamay. Nagkakamali po kayo, Manong. Dadaan lang po kami kasi tapos na rin kaming mag-agahan. Hindi po namin alam na may nakatira po pala dito sa lugar. Ako nga pala si Marco at ang dalawang tao naman sa likod ko, si Kuya Javier at Kuya Buboy. Kapwa mabubuting tao po kami. Wala po kaming masamang intensyon sa inyo. Wika ni Marco habang pasimpleng tinitignan ang lugar kung nasaan si Ibanez. Nasa masukal na bahagi ito ng kagubatan, seryosong nag-aantay sa anumang tensyon na mangyayari. Napansin ni Javier na tila bumibuelo ng pagpapalipad ng pana ang isang tao. Marco, huwag kang magkakamali ng kilos mo. Boy, ihanda mo yung sarili mo. May mga laso niyong palaso nila. Pasimpleng wika ni Javier, subalit nagudyat ng kamay si Marco. Kalma lang kuya, huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin mo. Uulitin ko po, mabubuting tao po kami at wala po kaming masamang intensyon. Hindi po kami nandito para makipaglaban. Manong, pasensya na po kayo kung medyo naabala po namin kayo. Ngayon din po aalis din kami. Wika ni Marco. Napansin niyang nilingon ng malaking tao ang kasama niya at naghudyat ng kamay. Mga kasama! Huwag kayong gagawa ng hindi ka nais-nais. Nararamdaman kong mabuting tao ang binatang yan. Nga pala, matanong ko lang, bakit kayo napadpad dito? Kahit minsan, wala kaming nakitang dumaan sa lugar na to maliban sa inyo. Alam mo kasi, sa inabahaba ng panahon, natural lang sa amin ang maalarma kapag may bigla ang dumadating. Taga dito kami. Hindi mo makikita ang lugar namin dahil sobrang liblib nito. Ako nga pala si Pardo. Ang mga taga rito ay isang tribo. May mga dayo ding napapadpad sa lugar namin dahil nakapangasawa sila ng taga rito. Malumanay na pagpapaliwanag ni Pardo. Maraming salamat naman po kung ganun. Galing po kami sa lugar ng Carmen. Babalik po kami ng Tagbilaran. Sige po, aalis na po kami. Tugon ni Marco. Naku, mukhang malayo ang nilakbay niyo. Ricardo, ibaba mo yung pana mo.
magudyat ka sa mga kasama na walang banta sa kanila. Pwede kayong dumaan sa lugar namin. May lagusan patungo sa kabilang bahagi. Wika ng lalaki. Nagkatingin na naman si Buboy at Javier. Naghudyat ng tango si Marco, habang si Javier naman ay napakunot ang buka. Lumapit siya kay Marco at mahinang nagsalita. Hoy Marco, baka nililin lang tayo ng mga yan. Delikado. Wika nito. Hindi Kuya Javier, ang nasa isip ko ngayon, kapag nakapunta tayo sa kanila, maaaring makatulong sila sa atin. Wika ni Marco. Sige, ikaw ang bahala. Buboy, balikan mo sila at sabihing dadaong tayo sa lugar ng mga taga dito. Ibanez, ayos na, kumalma ka na dyan. Marco, huwag tayong magtatagal sa kanila. Sana maintindihan mo na may lakad din tayo. Wika ni Javier. Alam ko yun, kuya, pero malapit na tayo sa lugar. Nakikita ko din mula dito sa lugar, may mga tamawo na nakatira. At itong ilog na to, pababato ng lunsod, madali na lang sa atin ang pag-alis. Wika ni Marco. Pagkarating nila Rosette, Lando at iba pang kasamang rebelde, naghudyat ng tango si Javier. Halatang naguguluhan sila sa mga nangyayari, ngunit magpasaganon pa man ay sumunod na lang sila ng paglalakad. Nakasunod sila sa tribo habang sinusuong ang masukal na bahagi ng kagubatan. Hanggang sa may nakita si Marco na maliit na kuweba, may tubig na dumadaloy dito. Katamtaman lang ang laki ng kuweba, halos kasing taas lang ng saktong tangkad ng tao. Kinawayan sila ni Pardo na ang ibig sabihin ay kailangan nilang pumasok ng kuweba. Medyo nag-aalinlangan si Javier, ngunit tinapik siya ni Buboy at naghudyat ng isang tango. Uy, bayaw, tara na! Napaka-diskumpyado mo naman, andito naman kami. Wika ni Buboy. Uy boy, ilang beses mo na akong inaasar ha? Kanina ka pa. Tugon ni Javier. Ilang metro mula sa bukana ng kuweba, nakakita sila ng liwanag doon sa dulo. Isang lagusan ang kuweba palabas sa kanilang baryo. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang maraming kabahayan. Gawa ito sa kugon at anahaw. May mga kababaihan na nakangiting sumalubong sa kanila. Habang papalapit sila sa mga kabahayan, may nakita silang mga kalalakihan na nagsisiga at may kung anong niluluto sa malaking kawa na gawa sa putik. Mga kamag-anak lang din namin ang nandito sa lugar. Mahirap matunto ng aming baryo. Nakita niyo naman, napapalibutan kami ng mataas na bangin. Walang mag-aakalang may nakatira dito sa ibaba. O sige, mukhang napagod kayo mga kaibigan. May lilim doon sa pangpang. Doon muna kayo magpahinga. Mungkahi ni Pardo. Kaunting description sa lugar. Ang lugar na ito ay matatawag na hangganan. Ang kuweba lang ang lagusan palabas at ito lang din ang daanan papasok. May mga bahay at magkakatabi lang ito. At doon sa lilim ng pangpang ay may mga tao na abala sa ginagawa nila sa pang-araw-araw na buhay. May mga bata din ang nagtatakbuhan. Ngunit ang medyo kakaiba. Lahat ng naroon ay nakatitig sa kanila at sobrang sama kung makatingin. May mga babae pang buhaghag ang buhok na parang hindi naligo ng ilang taon. Tapos yung labi nila ay sobrang itim. Yung mga tumambad sa kanila, matapos silang maiyated sa lugar ay umalis din kaagad. Ang natira na lang ay si Pardo at dalawang lalaki na merong mahabang bolo. Balik tayo sa kwento. Marco, Javier, kanina pa ako nakakaamoy ng kalaban sa lugar. Hindi pangkaraniwan ng mga nakatira dito. Wika ni Ibanez. Alam ko, Ibanez. Marco, halata naman sa mga kinikilos nila. Panay ang titig sa akin. Akala mo nakakita ng pagkain eh. Wika ni Javier. Ganon din naman ang nararamdaman ko, kuya.
pero wag muna tayong magusga. Mabuti siguro dumito muna tayo. Nang sa ganun, mas makapaghanda pa tayo. Si Tandang Eugenio, siguradong may plano siya na hindi natin alam. Kinakabahan ako, kuya, baka yung sinasabi niyang mauna tayo ay isang pagkukunwari lang, baka patibong. Hindi maalis sa isip ko kung bakit sa kalagitnaan ng plano natin, may iba siyang gustong gawin na hindi natin alam. Wika ni Marco, hindi na nakakibo si Javier. Samantalang si Buboy naman ay seryoso ang mukha habang nakatitig sa mga tao. Javier, tignan mo. Talagang kakaiba kung makatitig yung mga tao eh. Nakakatakot yung mata nila. Tapos yung nasa likod ng bahay, panay yung silip natin. Tapos sa kada pagsilip niya, tumatawa mag-isa. Parang baliw eh. Hoo! Maraming salamat sa pakikinig sa ating istorya, mga kaninuno. Maraming salamat sa patuloy na pagko-comment at pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Medyo may naaamoy lang ako dito sa baryo na napuntahan nila. Sa palagay ko, hindi normal yung mga taong nandito sa baryo. Hindi ko alam kung mga alagad ng inkanto o kumakain ng tao o mga aswang. Malalaman natin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng ating kwento, mga kaninuno. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.